Hello everyone, mapayapang araw, mapayapang hapon, o mapayapang gabi sa inyong lahat. Welcome na naman ulit dito sa aking channel, and I hope lahat kayo nasa mabuting kalagayan. Again, please don't forget to subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, and pakiclip na rin yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Marahil ay hindi na rin bago sa inyo ang salitang libel or cyber libel. In fact, sa palagay ko nga, masyado nang naabuso ang salitang ito, lalong-lalo na sa social media. May ilang mga personalities na rin ang nasampulan ng kasong cyber libel. At may mga personalities na rin na nahatulan ng korte dahil sa kasong cyber libel. Kanina lamang lumabas na sa balita na naaresto na ng NBI si Manuel Boy Mejorada dahil sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte noon pang 2019 at noong January 2021. Si Mejorada ay dating newspaper reporter at editor sa Iloilo City. Naging provincial administrator din siya ng dating governor ng Iloilo na si Neil Tupas Sr. Naging matunog ulit yung pangalan ni Mejorada noong naging vlogger na siya at tinawag pa nga siyang investigative journalist ni Pastor Apollo Quiboloy. Maraming beses na nanasangkot sa mga controversial issues si Mejorada. At isa na rito yung tungkol kay Senator Franklin Drilon na siyang naging dahilan sa pagkakaaresto sa kanya ngayon. Naging controversial din si Mejorada nung naglabas siya ng mga pahayag noon tungkol sa nangyaring ambush sa aktres na si Kim Chu, na kung saan sinasabi ni Mejorada na yung ambush na yon ay isang fake ambush. Isa rin si Mejorada sa numero unong kritiko ni Francis Leo Marcos na tumatakbong senador ngayon. Isa rin siyang matinding kritiko ng mag-asawang Jesse at Lenny Robredo. Matitindi rin yung banat ni Mejorada tungkol di umano sa totoong dahilan ng pagkamatay ni Jesse Robredo. Nagpalabas din siya ng mga pahayag niya na di umano si Lenny Robredo ay may sakit na tinatawag na palilalya. Ang palilalya, ibig sabihin nito, ito yung mga taong umuulit ng kanilang mga salita at sila ay considered na mentally ill. Isa rin si Mejorada sa mga nagpakalat na di umano'y magwi-withdraw daw si Senator Manny Pacquiao sa pagtakbo niya bilang Pangulo. Una nang nahatulan ng guilty sa kasong cyber libel ng Pasay City Regional Trial Court si Mejorada noong 2017. Ito yung isa sa mga kasong isinampa sa kanya ni Senator Franklin Drilon. Sinentensyahan siya dito ng minimum of 2 years and maximum of 4 years dahil sa kasong ito. Sinasabing inappeal ni Mejorada ang desisyon ng Pasay City Regional Trial Court sa Court of Appeals, pero hindi siya kinatigan nito. At noong 2019, kinumpirma na ng Supreme Court yung hatol na inilabas ng Pasay City Regional Trial Court na guilty si Mejorada sa kasong isinampa sa kanya ni Senator Franklin Drilon. At dahil nga dito, naglabas na ng warrant of arrest ang korte para kay Mejorada. Napag-alaman din na may 4 na kasong cyber libel si Mejorada at lahat ng ito ay mga kasong isinampa laban sa kanya ni Senator Franklin Drilon. Kinasuhan siya ni Senator Drilon dahil sa pagpapakalat ng mga maling information online na kung saan inaakusahan niya si Senator Drilon noong 2014 na nasa likod ng irregularities sa pag-construct ng Iloilo Convention Center, na kung saan sinasabi ni Mejorada na in-overpriced daw yung construction ng Iloilo Convention Center ng mahigit 488 million pesos. Itong issue na ito ang madalas at paulit-ulit na ginawang akusasyon ni Mejorada laban kay Senator Drilon. Pero sa isang Senate hearing na kung saan ay nagkaharap mismo sina Mejorada at si Senator Drilon, inamin ni Mejorada na wala siyang sapat na ebidensya na makapagpapatunay na may sabwatan ang mga inaakusahan niyang mga opisyal para i-overprice ang proyektong ito. At wala rin siyang naipakitang mga ebidensya na nagsasabi na itong mga opisyal na ito ang nagkaroon ng benepisyo dahil sa kanilang pag-overprice dito sa proyektong ito. Kinumpirma din ng partner ni Mejorada na si Ruby, na kung saan ay nag-post siya ng isang statement sa Facebook page mismo ni Mejorada. At ito yung ipinost niya doon. "This is Ruby, Boy's partner. I want to inform everybody he was arrested by agents of the NBI Special Operations Group
at around 9:20 a.m. today, November 22, 2021. He was treated well, according to him. He was turned over to the NBI Detention Center this afternoon. He was arrested on basis of warrant of arrest to serve his sentence for the libel conviction with Rilon as complainant. May parusa na 2 to 4 years for each count sa apat na kaso na inireklamo ni Drilon. Maligaya na ngayon si Drilon. Mapapatahimik niya na si Boy. He wasn't able to say goodbye and he asked me to post his message for him. Maraming salamat mula sa kanya. Please pray for him. Ito yung post ng partner ni Mejorada sa Facebook page ni Mejorada. Kung minimum of 2 years and 1 day and maximum of 4 years for every count ng kasong isinampa laban kay Mejorada na nahatulan ng korte. Ibig sabihin nito, kung halimbawang minimum ang igagrant ng korte kay Mejorada, ibig sabihin 2 years and 1 day multiplied by 4 counts, magiging 8 years and 4 days ang pagkakakulong ni Mejorada. Pero kung maximum ang ibibigay sa kanya ng korte, ibig sabihin nito 4 years times 4 counts or 16 years ang pagkakakulong niya. Ayon kasi sa report, 4 out of 5 posts ni Mejorada ang kinasuhan ni Senator Drilon ng cyber libel. At 4 sa 5 pinos dati ni Mejorada ay napagdesisyonan ng korte na guilty si Mejorada. Ayon sa Supreme Court, kaya nila ibinasura yung appeal ni Mejorada pagkatapos maglabas ng desisyon ng Court of Appeals ay dahil wala na daw na ipakita pang mga bagong ebidensya si Mejorada para suportahan yung kanyang motion for reconsideration. Sinabi rin ng Supreme Court na yung naging desisyon ng Court of Appeals ay malinaw na na-established ng prosecution ang mga elemento ng libel. Hindi na rin daw kailangan pa na ma-establish ng publication ni Mejorada yung mga isinulat niya laban kay Senator Franklin Drilon kung ito ba ay may mali siya or wala. Dahil ayon sa Supreme Court, hindi ito sakop ng privilege communication o fair comments. Alam natin kung ano yung privilege communication. Ito yung kasunduan ng magkabilang panig na kung ano man ang kanilang pinag-usapan ay mananatiling confidential. Na kahit ang batas ay hindi pwedeng manghimasok para alamin kung ano yung pinag-usapan nila. Sa kaso daw ni Mejorada, dun sa kanyang mga post, hindi ito sakop ng privilege communication. Hindi rin daw ito sakop ng sinasabing fair comments. Meron kasing sinasabing freedom of the press o kalayaan sa pagpapahayag para sa interes ng publiko. As long as walang masamang intensyon, yung article na pinablish o di kaya hindi ito nakakapanirang puri laban sa kanino man. At dahil nga hindi nakitaan ng Supreme Court ng privilege communication at fair comments yung mga artikulo ni Mejorada laban kay Senator Franklin Drilon, kung kaya ito ang mga dahilan na magpapatunay na merong mali siya yung mga artikulo niya. Kinatigan din ng Supreme Court ang hatol ng Court of Appeals na parusang pagkakakulong rather than pagbayari ng fine si Mejorada. Dahil ayon sa Supreme Court, yung bigat ng pagkakasala ni Mejorada sa salang cyber libel ay katumbas ng pagkakakulong at hindi ng fine lamang. Kung tutuusin daw, considered fugitive o isang taong nagtatago sa batas si Mejorada dahil meron nga siyang 2 warrants of arrest. Dahil yung mga kasong isinampa sa kanya ni Senator Franklin Drilon noong 2019 ay nagkaroon ng hatol sa ilan sa mga kasong isinampa sa kanya ni Senator Franklin Drilon. At noong January 2021 naman, nahatulan ulit siya sa iba pang mga kasong isinampa sa kanya ni Senator Franklin Drilon. At dahil dito, 2 warrants of arrest na nga ang inisyo ng korte laban sa kanya. Nag-utos na rin ang Pasig Regional Trial Court sa Commissioner ng Bureau of Immigration na maglabas ng whole departure order laban kay Mejorada. Hindi rin nagbigay ng detalye ang NBI kung saan nila na-aresto si Mejorada, pero naglabas ng statement ang NBI ng Western Visayas na hindi nila na-aresto si Mejorada sa Western Visayas. Ayon naman kay Mejorada, sinabi niya na kung ang pagkakakulong daw niya ay ang magiging gantimpala dahil sa matapang na pagpapahayag niya ng katotohanan, na ihanda na raw niya ang sarili niya at tanggap na rin daw ng pamilya niya ang magiging kapalaran niya. Kaya eto, may nasampulan na naman
ng cyber libel. Kaya mag-ingat tayo sa mga binibitawang salita natin, mapa-video man or even in print. Dahil hindi sa lahat ng oras ay makakalusot tayo. Lalong-lalo na kung yung mga binabatikos natin ay may kakayahang magsampa ng kaso. Wala namang problema siguro na mambatikos ka kung may hawak kang sapat na ebidensya na makapagpapatunay sa mga akusasyon mo. Pero kung puro hearsay lang or haka-haka at ito ang ginamit mong basehan para magsalita laban sa kanino man, baka sa kulungan din ang bagsak ninyo. Kaya paulit-ulit kong sasabihin, think before you click or think before you publish anything na pwedeng maging kasiraan nino man. And that's it for now, mga kaibigan. Maraming maraming salamat ulit sa inyong panunood at sa inyong mga suporta. Enjoy your day. Ingat po kayo lagi and God bless.